balik loob program, ano, balik probinsya, may bagong tawag na ho kayo. Pag-abot. Bagong pag-abot. So saan ho sila pwedeng lumapit sa ngayon, no? Siyempre, bago na yung pangalan, baka hindi nila maintindihan bagong ano yun, pag... Boto, because Madam Chair, just to contextualize, hindi na rin ho namin sila inaantay lumapit, kami na umaabot sa kanila. But they can approach any DSWD office anywhere in the country and will make sure that they get home to where they want to go home. Ano pong libre sa kanila if ever na qualified po sila? Madam Chair, everything. We give them transitory housing muna. And then number two, we give them the transpo allowance. And then number three, they're also given immediate cash assistance. Number four, pagbalik ho sa probinsya, they're given the livelihood grants. Kasi marami nang nakauwi sa probinsya noon sa balik probinsya program. But check your regional offices po. Kung nabalikan na sila, nabigyan na ba sila ng livelihood? Kasi meron rin po mga nananawagan sa atin na hindi nga sila na-contact ng DSWD. Lalapitan lang ba nila ang mga regional offices ninyo? Madam Chair, yes. And for the information of the committee, yan ho yung mga nakabalik noon. 597 yung na-validate. 597 ho na accounts yan, of which 404 na ang na-validate and due for payout already. So, pag meron pa ho, they can come to our offices anywhere in the country, then we'll keep on tallying them. Ito ho kasi mga nakabalik noon during, from my understanding, even before, during the pandemic. So, parehas lang yon. Parehas lang ho, Madam Chair. Parehas na tulong po ibibigay sa kanila. Same package ho. In fact, we adapted the original pay package of BP2 and added more to it. Sige po. Salamat po. Basta open po yung opisina nyo dito. Yes, Madam Chair. Second, maalala nyo po na merong JAW, Joint Administrative Order, na last year pa po ito na napag-usapan between offices po, no? Under Malasakit Center, part po kayo ng batas, DSWD, PhilHealth, PCSO at DOH, na pwede nilang lapitan para humingi sila ng tulong, di ba? Para mas mababawasan po ang babayaran sa kanilang pagpapa-hospital, unang-una lalapit sila dun sa one-stop shop sa Malasakit Center. Babawasan po ng PhilHealth sa hospital billing, tutulong po ang DOH, at tutulong rin po ang PCSO. At finally po, dun sa JAW na pinag-usapan, ay pwede yung tumulong dapat ang DSWD sa medical assistance program. Kasi ngayon po, di ba, pamasahe lang po ang tinutulong ninyo or financial assistance. So malaking tulong po ito sa mga kababayan nating mahihirap, mga pasyente, na hindi na nila kailangan magmakaawa, humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno pa. Since itong JAW na to, it will allow you to help through medical assistance, no? Sa mga pasyente. Kumusta na po ito at nagsang-ayon naman po kayo rito, Mr. Secretary, na makakatulong po ito sa kanila aside sa pamasahe as mas mabawasan ang kanilang babayaran sa hospital billing. Yes, Madam Chair. In fact, we are already in receipt of the amended JAW last week from DOH. It's right here now. It's due for legal review lang sa department namin, but I assure you we'll sign it in the soonest possible time. Kakatanggap lang ho namin late last week from the Department of Health that will contain everything that we want to from it, na pwede na ho mag-issue ng guarantee letter ang DSWD on top of the other agencies what they're giving. Sa tingin nyo, malaking tulong rin po ito, mas mababawasan pa ang kanilang babayarin sa hospital. Yes, aside Madam from Chair. Pamasahe, mas makakatulong na kayo through medical assistance. Yes, Madam Chair. That's why precisely in the last meeting, we also reported that social workers have been deployed in all the Malasakit centers from our own records. Kasi we believe nga that it's the first point of contact of patients that need help. Na hindi na nila kailangan magmakaawa pa sa iba't ibang ahensya ng yes, gobyerno. Yes, Madam Chair. That's why we have been following this up at nasa amin na ho ngayon. Kakatanggap lang ho namin late last week and then we're reviewing it already and we'll sign it. Naalala ko kasi, Mr. Secretary, last year pa po yan, ilan pasyente sana ang matutulungan pa niyan kung napirmahan na po yung JAW. Hindi naman para sa atin yan, para po yan sa mga kababayan nating mahirap. Madam Chair, we agree. And unfortunately, the draft came from DOH kasi sila in lead.
agency that was drafting it. We've been following up with them numerous times. Kahapon, last week lang ho nila pinadala sa amin, and we'll sign it. We'll make sure na sa mabilis na panahon ma-promulgate ho to. Ang nag-craft ho kasi nito is DOH, because most of the agencies inside, I believe, are attached to DOH more than the SWD. Parang supplemental kami in nature, but we support it, we agree with it. Madam Chair, baka pwede hong ma-settle na po yan before po na ma-aprubahan po ang kanilang budget po. Yes, Madam Chair, we'll gladly accept the challenge. This week, we'll have the legal office review it, bring it to my table, and sign it. Salamat po, Madam Chair. At itong, maalala niyo po, last year, meron tayong mga pina-follow up po sa inyong opisina. Nagkaroon na po tayo ng ilang pagpupulong. At sabi ko na nga, the last time we met, sabi ko sa iyo na kayo na hong bahala na alam niyo na nagmamakaawa na ako sa inyo na mabalikan po itong mga mahirap nating kababayan, mga nasalanta ng bagyo noong last year pa. At sabi ko, kayo na pong bahala, Secretary Rex, kung sa tingin ninyo, qualified naman po ito sila at mabalikan po sila. Ano ba naman yung 3,000 na wag na ho natin silang pahirapan pa. Yun lang naman po ang pakiusap ko sa kanila, sa inyo, sa ahensya. From Secretary to USEC to ASEC, Director, lahat na po ay kinausap na po naming opisina kasi kami rin po ang kanilang binabalikan at kinukulit. At nakiusap lang po kami sa inyo na sana po ay mabalikan po itong mga qualified beneficiaries na mga nasalanta, mga indigents talaga. Nakikita ko kasi na ongoing naman po ang inyong mga payout sa iba't ibang lugar, no? Iba't ibang rehiyon at iba't ibang rason na po ang nangyari. Sinasabi, walang pera, wala pang cash, no? Hindi naman namin alam kung ano talaga yung totoong nangyayari, kung kulang talaga sa cash o ano ba, sino ba ang inyong priority sa pagbabayad po o pagpe-payout. Ako naman dito for the end time ay nakikiusap po para sa ating mga kababayang mahirap. Kung qualified naman po, ibalik po natin sa kanila yung pera nila. Pera po ng taong bayan, kaya nga po tinawag na AIX, Assistance to in Crisis Situation. Ibig sabihin, naghihirap po ito. Hindi naman pipila yan ng napakahaba, hindi po magpapainit at magpapaulan yan kung hindi naman po nila kailangan yung tulong. So, sobra-sobra naman po siguro ang pondo ng DSWD sa ngayon. Kahit na nasa Oktubre na ho tayo, andyan naman po yung mga iba't ibang programa ninyo. Pakiusap ko naman sa inyo noon pa na hindi po maging selective. Sabi ko nga, pera po ng taong bayan niya. Pakiusap ko lang po muli for the end time na ibalik po natin sa kanila, Mr. Secretary. Madam Chair, I assure the committee that wala hong selective. Dumadaan ho yan lahat sa lente ng social worker natin. Sa katunayan, yung mga referral na ho yun, ongoing ho tayo, patapos na nga ho. We've already appraised the Office of Senator Go. The only reason kaya ho natatagal yan minsan, kasi nagdi-duplicate ho tayo yung mga pangalan ho, minsan nakatanggap na. Kasi hindi naman ho ibig sabihin na pagka nandun sila sa listahan, qualified, tinitignan ho na buti ng ating mga social worker ho yan. Basta ang assurance ho natin, tatapusin ho to sa madaling panahon. We've already settled a lot of them. Binalik lang ho namin yung ibang listahan sa mga LGU na nag-refer kasi may mga iba doon na payout na namin, yung mga individual, at meron tayong lockout period. So sinisigurado lang natin na oo, tutulungan ho natin, pero sisiguraduhin rin ho natin na sumusunod tayo sa alituntunin ng departamento pagdating sa mga deduplication para hindi na dodoble. Kaya sabi ko, nasa inyo na po ang validation. Sana hindi umabot ng isang taon ang pagbabalidate po dito sa mga listahan. More than one year na po, 2023 budget hearing po yun para sa 2024. Nalala ko, dito rin po sa Senado. Dumating na tayo sa plenaryo. Ngayon po, nandito na tayo sa budget hearing ng 2025 budget. Baka kukulangin pa yung pamasahe nila sa kaka-follow up po sa inyong mga opisina. At Secretary Rex, narinig niyo ba yung nangyari sa Zamboanga? Nabasa ko lang po sa Facebook, no? Video showing isang congressman na lumuhod po begging sa regional director ng DSWD sa Region 9
na matuloy po ang kanyang payout. Isang kongresista rin po ito. Nandito yata siya. Nandito ba siya? Ayun, na sabi niya, ipaparating raw niya sa committee ang kanyang reklamo, no? So gusto lang nating malaman kung anong totoong nangyari dito, kung hindi nga ba naging selective ang pagpili ng mga beneficiaries. O kailangan pa bang magmakaawa si Congressman Olaso para mabayaran po ang payout, schedule payout. Nagwawala na po, nagrarally na yung mga tao doon, nagmamakaawa para matuloy po yung payout. Kung qualified naman po sana, ang pakiusap ko naman sana, Secretary Rex, ay maging fair lang po tayo. Sinabi niyo na po na hindi po kayo magiging selective dito sa pag-identify ng beneficiaries. Eh bakit po na hindi natuloy po ito at na-hold nga, ika nga. I am sure hindi lang po ito nangyayari sa Zamboanga. Mas marami pa pong lugar na nangyayari rin po ito na hindi natutuloy yung payout. Ano ba ang totoong rason dito? Kung hindi ho ba naging selective ang inyong opisina sa pagpili? Kung bakit kailangan pang magmakaawa ng isang kongresista para matuloy po yung payout sa mga intended indigent beneficiaries? Madam Chair, una po sa lahat, hindi ho naging selective ang departamento natin. Ang mga social worker ho natin ang sumusuri niyan. Pagka nagbigay ho ang kongresista o ang kahit na sinong partner na ng referral list, binevet ho natin mabuti yon. Lahat ho naman maraming nagre-refer. That time, si Congressman Olaso submitted the list and a couple of days before his supposed payout, sinabi na ho namin sa kanya na hindi pa ho kami ready mag-payout at hindi pa ho tapos yung pagsusuri ng listahan na yon. We have to be careful. But we also assured him, at alam niya ho yon, we assured him na hindi magaganap yung payout na yon, pero hindi ibig sabihin na hindi magpe-payout. Tinatapos lang ho natin yung pagsusuri at pagve-vet ng listahan. That's our conversation with him, and he even acknowledged that. Kaya nga sinabi namin, wala naman hong nakaschedule na payout that day. Wala pong nari sa inyo, RD. Actually, he's here together with Mayor Beng Climaco. They're all here to complain. At saka hindi naman na... alam naman natin na... Hindi lang ang yan ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari yan. Marami ring nahinto na payout sa Surigao del Norte. Nangyari na rin yan sa North Cotabato. Marami na talagang ginagawang ganyan ang DSWD. Huwag naman kayo sasama sa politika. Wala pa eleksyon. Mas politiko pa kayo kaysa sa amin. Madam Chair, no, we told Congressman Olaso ahead of time na hindi ho matutuloy yung payout kasi hindi pa ho kami tapos dun sa pag-vet ng listahan ho niya. Ito pa, Sec. Rex, no, I'm sure galing po kayo sa political family, kapatid mo, tumatakbo. Fortunately, wala naman sigurong kalaban. Hindi ka ba naging selective sa pagpili ng pagbibigyan mo ng mga ayuda, no? Halimbawa, Quezon City, hindi ka ba naging selective sa pagbibigay ng AIC sa mga officials doon sa pag-identify nila? Alam mo, Secretary Rex, alam mo, bilog naman ang mundo. What if ikaw na yung kandidato pagdating sa 2028? And I'm sure darating naman yung puntong gano'n, no, na magiging kandidato ka muli kasi you belong to a political family. At alam nyo naman nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang Valenzuela ay kung ano mga pangangailangan doon sa inyong ospital, sa inyong dalawang ospital, sa mga indigents doon, when you were still the mayor, naging nagkapalitan na lang kayo ng iyong kapatid, ay binibigay talaga what is due, especially doon sa mga indigents. Yung talagang mga kababayan nating mahihirap po. Matagal na rin po kayo sa local government. Alam nyo naman po yung sino talaga yung deserving at nangangailangan. Yun lang po ang pakiusap ko sana. Hindi po ito maging selective kayo sa inyong position at hindi po ito, kaya ng sinabi ni Madam Chair Senator Aimee, na hindi po ito magagamit sa politika. Dahil tandaan po natin, darating rin po ang panahon
na maring kayo rin po ay maging kandidato at kung ano bang mararamdaman nyo na magkakaroon po ng selective yung agencies tapos ikaw hindi ka pagbibigyan. Eh atin dito ay sana po ay maging pantay-pantay po ang ating trato at wag po ito magamit. Napakalagang opisina po ito, itong DSWD at hindi po dapat magamit ito sa politika. Dahil wag niyo pong pagsamantalahan ang kahinaan po ng mga kababayan nating mahirap. Naghihirap na nga, magmamakaawa pa sila para matanggap nila yung ayuda mula sa gobyerno. Tandaan natin, hindi niyo po pera yan, hindi natin pera yan, pera po ng taong bayan yan at dapat po ibalik sa kanila. Yun lang po ang pakiusap ko for the end time po sa inyo, Secretary Rex. Sana maging pantay-pantay po ang inyong pagtrato dito. At sana pakinggan na lang po natin, nandito naman siguro si Congressman Olaso. Pakinggan natin ang kanyang hinaing kung ano talaga yung totoong nangyari since meron naman tayong hearing. Ayan, dito po. Yeah. Bigyan natin ng due courtesy. Bago mapunta doon na Senator Bong, kasi mahabang discussion yan, hayaan na natin si Secretary at si Congressman Olaso. Maalala ko lang, may update ba tungkol sa investigasyon na ipinangako ng DSWD tungkol kay VP Sara na sinasabi ng ating VP na tinatanggihan lagi ng DSWD ang kanyang mga request para bigyan ng financial assistance. Kapag raw nang galing sa OVP, hindi naman pinapagbigyan, kaya't napipilitan rin sila sa OVP na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Madam Chair, lalahatin ko na ho. Una, hindi ho pinagsasamantala ng DSWD yung pondo ng DSWD para sa taong bayan ho yan. We agree with that. Number two, as we speak right now, lahat ng tanggapan namin nakabukas. Araw-araw may mga lumalapit at araw-araw ina-assess yan ng ating mga social worker. Pagdating ko doon sa investigation na yon, Madam Chair, Madam Chair, and I will report. Magkakaroon ng investigasyon tungkol sa mga request ni VP na lagi na lang tinatanggihan. Madam Chair, I'll report now. Madam Chair, with me is Assistant Secretary Ulysses Aguilar. He's the one that handles the referrals from the Office of the Vice President. Agad-agad, kinausap niya yung handling officer sa kabila, si Director Norman. If Director Norman, si Asik Yuli will gladly give the text exchange of text messages. Sure. Kasi tinanong namin sa kanya ano ba yung issue para alam namin ano yung titignan. In fact, ang sabi niya, wala rin ho siyang alam kasi lahat naman ng referral daw namin, nila, lugod naming tinatanggap. We can furnish you the screenshots, Madam Chair, but we have to ask permission of Director Norman if he will also consent. But the screenshot of their exchange is there kasi tinignan namin, we wanted to know kung alin. That's why Asik Yuli came into the picture. We asked Director Norman na normally nagre-refer. So we will gladly show you the exchange of messages. Yes, kung maaari lamang para matapos Madam Chair. Yung usapin na yan. Madam Chair. Dahil parating inuulit-ulit. Yeah. Madam Chair, and also if I can also add, we'll also submit to the committee a copy of a plaque that we just received late middle part of this year from the OVP saying that we're a valued partner, that we would always help the referrals. Meron din ho kaming parangal ho doon and we'll gladly submit it to the committee as well. Yes, if we could put that on record, that yes. would put the matter at rest and we can yes. be clarified. Madam Chair, on, we will have to the seek concern. The permission lang of Director Norman kasi it's a private okay. exchange between the two of them. But yes. on our side, we will gladly furnish you the screenshot yes. provided that Director Norman will also agree because of data privacy. Thank you very much, Secretary. We'd be very grateful for the update. In the meantime, if you could be very brief, Congressman Senator Tolentino has just arrived. We're trying to wind down the hearing, having already requested specific documents, including documents required by by Senator Francis Tolentino. I think the issue concerning Congressman Olaso was raised. Secretary has stated, Congressman Olaso, you can sit. If we could be very, very brief, because Secretary Rex has already said that he had told you beforehand that the payout the regional director had informed you beforehand that the payout could not occur because the list had not been verified. And, of course, you went on media and said otherwise. Madam Senator, permission to speak.
Congressman Kim Radan Lalaso from the 1st District of Zamboanga City. Ma'am, that is negative, ma'am. Hindi po totoo. We were already scheduled, ma'am. Yung payout namin scheduled on the 12th, on the 11th. Unfortunately, Secretary, after the filing of my candidacy for mayor last Tuesday, October 8, the following day, Wednesday afternoon, I received a call from DSWD telling me na hindi na matutuloy yung payout. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, pinahinto sa taas. Sabi ko, bakit? Hindi pwede madalas kasi... Madalas naman nangyayari yan sa amin lahat eh. Yes. Sabi ko, if that would be the thing, sabi ko nga, dapat give me a written letter. At least I can show that to the people na pinahinto sa taas. But the point of view there, walang written letter. And even the regional director nag-text sa akin, sabi niya, sir, ayaw kong maipit. So sabi ko, I cannot stop the payout not unless you'll give me a written letter. Wala pong galing black and white from the SWD. That's my basically point of view. And until now, I met the regional director last Friday. Sinabi ko, ano nangyari? Sabi niya, wala talaga. Sabi ko, please come here, nandito sa payout. Pumunta kayo dito. Wala naman pumunta. So pumunta yung staff niya. Pero hindi pumunta si RD. But pumunta doon, sinabi lang sa amin, stop yung payout. Ganun lang. But then after that, Madam Chair, sabi ko, I have to go and clarify with the regional director. Ano ba talaga? At least he has to explain it to the people of Zamboanga City. Hindi pa pwede na lang na stop yung payout. Walang dahilan. But basically, let us not duck things into, nung nag-file lang ako, kinansel lahat ng pondo ko. Sabi ko, wag naman sana daw ganun kasi itong pera na to binibigay sa mga Pilipino. Hindi to pera ng mga magulang nila. Pera to ng taong bayan. This is taxpayers' money. So I really stand for it. And that's my thing. Hindi pa pwede iwanan natin yung taong bayan ng ganun. Because that is the program of our beloved President Bongbong Marcos and our Speaker of the House, Martin Romualdez, na dapat lahat ng naiiwan matutulungan dito sa bagong Pilipinas. Pero sa na ganitong nangyari, hindi po tayo masaya, Secretary. And that's not true na sinabi nyo kanina na you informed me earlier na hindi ready yung payouts. Nandito na, sir, ready na. We posted on Facebook. That is already 3 weeks ago. We posted it. Ready na. More than 12,000 payouts, pinakansel lahat. Bakit po ginaganon ako? Porket wala akong tatay, congressman o senator. I'm an OFW. Hindi po ako, I'm not, hindi ako veterano politician. I'm just new here, as you know. We're former colleagues in Congress. I'm a ship captain, OFW ako. But my heart belongs to the people. I want to serve the people of Zamboanga. Sana, Secretary, my colleague, tulungan mo ako dito. Madam Chair, again, let me just state for the record, wala hong pondo ang congressman. Yung sinabing pondo ko, wala hong pondo ang congressman. These are department disbursed funds. As we speak right now, lahat ng opisina namin, anybody that walks into our office, pinoprocess ho yan. Now, that list, that referral list that's given to us, I'll get it from Congressman Olaso right now. We'll look into it again. I'll talk to the regional director na kausap niya, who happens to be a career social worker. Nandiyan na ho siya, matagal na. Give me the list, I'll talk to the regional director. Then if he says that the list is clean and it's ready for to be paid out, kasi talagang kailangan, then we'll pay it out. Secretary, ang problema dyan, yan din ang sabi ninyo last year. Kaya si Senator Bongo, nagdududa na rin eh. Madam Chair, in the last hearing, I told the good Senator, I think there's a miscommunication between his office and our office. The original list that they gave Madam us, Chair, which we can give back, is a list of LGUs, not end beneficiaries. Binalik ho namin yun at sinabi namin hindi ho itong mga beneficiaries kundi mga local government units ho to. Kung pwede ho kami bigyan ng direct referrals. Meron ho silang mga... social worker naman po na mga qualified. Sabi ko lang naman sa inyo, pag qualified po yung beneficiaries, balikan nyo po. Hindi naman siguro kailangan umabot ng isang taon para balikan po sila. Pwede naman yan 1 week. Tingnan nyo kung, alam nyo, Mr. Secretary, kung gustuhin mo talaga, kaya. Kaya nyo nga magtipon-tipon ng mga pagpupulong dyan, namimigay kayo ng ayuda, billion-billion in 1 week. Kaya nyo, sigurado ba kayong mga...
mahirap to mga to na tinatawag ninyo billion-billion. I move to suspend the deliberation of the DSWD budget pending the submission of the documents the secretary committed to submit, such as the signed joint administrative order on the medical and financial assistance to indigent patients, at yung iba rin pong mga beneficiaries, no, na hindi pa ninyo na-re-reconcile. Yun lang po. Yes, sir.